Kamusta ang ano? Kamusta yung talk natin nung huli sa Batangas? Ayos naman, pero nilindol ko. Sabi ko na nga, sabi ko, naku, lumindol. Naku, nasa, di pa pa naman cities, parang nandun malapit yung epicenter. Oo, grabe, nakita namin na gumagalaw yung mga ano, mga post talaga. No? So, ano reaction mo nun? Ano, kasi nagsasayita ako nun eh. So, nagdalawang isip ako, baka magda-duck, hold and cover ba ako? Eh, baka mawalan ako ng poise, di ba? Kasi speaker, di ba? Karaspero-spero, tapos bigla kang So, well, umawak nila ako doon sa table at medyo tumungo, no? And, Okay naman. Hindi naman sobrang lakas na nagpanik lahat, no? Pero it was strong enough para isara yung mall, no? Yung SM noon, biglang nagsiuwian, no? Pinauwi lahat, no? Ako din, nasa mall din ako noon, eh. Pero alam mo ba, yun nga, yung nangyari yan. Dumadalas yung lindol, tapos ang dami kasing pwede mangyari ngayon, di ba? Yung mga natural disaster and calamities, lindol. Yes, yes. Nasa Pacific Ring of Fire tayo, ano pa ba? Parang lahat na lang nangyayari sa Pilipinas. Oo, oh, eh, typhoon, ano din tayo, di ba? Prone din tayo. Oo, no? Ondoy, di ba? Yung, ondoy, yes. Yung mga taga Marikina na ondoy, ano pa ba? Minsan pwede rin mangyari sa, ano, sa private na home, yung masunugan. Nako, yun ang diba? Ayaw na ayaw kong mangyayari sa bayan. May actually, meron akong a few friends who have experienced that, no, yung masunugan ng bahay. Oh, ano, tupok lahat? Hindi naman, pero syempre most of the the house ano na nasunog, no? Oh. So, sabi nga, ano 'yan, manakawan ka na, wag ka lang masunugan. Oo, kasi pag nanakawan ka, ang nakuha sa iyo valuables, 'di ba? Pero pag nasunugan ka, maski yung mga essentials, living essentials, pati appliances, etcetera. Hindi, tsaka syempre yung magnanakaw, hindi naman kukunin yung ano mo, birth certificate mo, 'di ba? Pero pag nasunugan ka, pati birth certificate mo pwedeng nasunog, no? That's right. Which brings us to our topic this episode, no? Yung disaster preparedness, disaster? No? Disaster, bigat naman 'yan. Hindi, kasi we always tell people yung mga financial emergency, which is syempre dapat may emergency fund ka, ganyan. Pero what if yung as in yung other type of physical emergency disaster. Or other type of emergency, which is disaster na biglang magkaroon ng malakas na lindol or biglang nagkaroon ng typhoon, super typhoon, no, na masira yung bahay ninyo. So how do you make sure na hindi ka magkakaroon ng financially prepared ka? Yeah, financially prepared ka, no? Hindi maaapektuhan ng malaki yung iyong financial life, no? Tuloy-tuloy pa rin, no? Yes, yes. Ako, siyempre, huwag ka mag-panic buying. Pero, ako dapat meron kang stash ng cash. Stash ng cash. Okay, rhyme talaga. Siguro, no? Parang may soundbite tayo. Yeah. At least siguro mga one week worth of expenses. So yung pera na yan, nasa bahay nyo lang, no? Nasa bahay lang. Ako kung ako tatanungin, nasa ziplock, nasa selyadong papel, para kung halimbawa lang ma-typhoon, no, mabasa, at least naka-ziplock yung ano, naka-ziplock yung pera. Di ba? At saka, naka-reserve yon for those type of situation. Yes. Hindi yung tipong na medyo kinakapos ka, doon ka kukupet, no? Hindi. Lalo na kapag alam mong may upcoming emergency, tapos nakita mo sa news, di ba, na parating ang typhoon na what? Signal number 4, signal number 5. Dapat talaga ensure na nandudun ka. Nandudun yung cash na yun. So, well, yeah, I always tell people na aside from having an emergency fund, you should always have an emergency stash of cash at home. Kasi syempre, di ba, minsan, bagyo, brown out, for ilang days, di ba? Yung ATM offline, di ba? Sa kukuha ng pera, di ba? So, right, it's wise to always have a stash of cash at home. Right? Kasi kung halimbawa, nakadepende ka, may credit card naman, debit card, pagpunta mo naman ng grocery, brown out nga, di ba? Wala rin. So, hindi, at saka, buti kung tumatanggap ng credit card lahat ng tindahan. Exactly. Di ba? Exactly. Paano kung ang bukas lang sa inyo yung mini grocery na cash lang yung kinukuha, di ba? Oh. Or kailangan nyo talagang ano,
umalis dahil baha. So anong pambabayad mo dun sa bus or sa jeep kung wala kang cash, di ba? That's right. That's right. I think aside from having that stash of cash, ang isa sa mga talagang makakatulong sa iyo when it comes to disaster preparedness is yung sinasabi nilang meron kang grab and go bag. Grab and go. Oo, diba? Ibig sabihin parang ito, ano 'yan, ah, parang grab taxi lang, ah. Kasi ano yung laman ng grab and go bag? Ang concept niyang grab and go bag na 'yan. Parang grab and go. Oo, 'yan, parang no. Parang Valentine's lang, ah. So kunwari, ano? Kunwari, siyempre nasusunog yung bahay. Okay. Yung hindi mo naisipin kung anong kukunin mo. Alam mo na kagad na yun yung number one priority mo. At nandoon ng mga essentials. Yes, diba? Yes. Ano bang halaman ng grab and go bag na yan? I think yung stash of cash mo, mas maganda nandun siya sa grab and go na bag mo. Sige, okay. So aside from that, yung mga importanting documents. Like? Yung mga love letters ba yan? Hindi. Pwede kung sentimental ka. Pero kunwari yung birth certificate, marriage certificate, yung mga yung mga pang-identify sa iyo. Pang-identify sa iyo. Even your passport can be put there, no? At saka pwede rin yung photocopies ng mga existing IDs mo. Nandoon din kasi imagine mo halimbawa kunwari lang, at least may pang-backup ka man lang kasi pagpunta mo ng bangko halimbawa or magki-claim ng insurance. Tapos biglang natupok lahat or whatever, di ba? Or at least yung grab and go bag mo, meron kang photocopy doon ng ID mo na yun yung ipipresent mo as proof of your identity. Well, which includes pati yung mga insurance policies. Exactly. Dapat nandun din. Alam nga naman, pumunta ka sa insurance company, tapos, ako po ito, or ito may insurance ako, di ba? Nakahanap pa sa system yan. So, yeah, the life insurance policies, no? Mm-hmm. Dapat may copy din. How about yung mga non-life insurance nila? Kasama na rin yun. Siguro, kunwari, kung meron kang insurance sa kotse mo, or sa bahay mo, di ba? So, at least, alam mo na makaka-claim ka ng benefits for those disasters, especially kunwari nasunog yung bahay mo, no? So yung tipong pag ano yun, kasi sa bahay namin may yung bintana doon sa taas, meron dong emergency, may grill siya. Uh-oh. Pero meron dong emergency na lock na pwede mong buksan mismo yung bintana. So siguro kung may grab and go bag ka, kunin mo yung bag mo tapos hagis mo na lang doon lahat doon, di ba? Para hagis mo ng malayo para safe na yung document mo. Tama. Diba? No. May nadagdag pa ako. Ano? Pwede rin photocopy ng mga credit card mo. Pwede. Para, security mo rin. Security what if din. Sa panic mo, biglang nawala yung wallet mo. Or naiwan mo, diba? Naiwan mo yung wallet mo. Yeah. Or if you credit have, ATM din. Pwede ATM. Yes. And if you have yung mga spare credit cards. Diba? Bakit naman? Kasi kunwari, if you have like 3 credit cards, syempre kasi isa lang yung nasa wallet mo, 'di ba? Parang ano naman, no? Hindi mo pwedeng naiiwanan mo lang ng paharahara yung spare credit cards mo. Right. So, pwedeng ilagay mo na rin siya doon sa grab and go bag. Parang mo 'yon. Extra yung mga extra credit cards. Pwede mo na rin spare ATM siguro kung meron. Oh. Which includes also siguro information on your bank accounts. Kasi, di ba? If you will withdraw from another branch, di ba? Kung wala kang kopya ng bank account mo, saka hindi mo paano ka makapag-withdraw? Hindi mo ma-memorize yun, di ba? Kasi daming number nun, di ba? Yes. So, that would also help you pagdating sa... Kasi ang assumption natin dito is siguro worst case scenario on a personal level is nasunog yung bahay, di ba? So wala na talaga. Paano mo i-rebuild yung financial life mo? Right. Yeah. Maganda yun, ha? Rebuilding your financial life. When it comes to yun nga, a natural or a physical disaster. May naisip pa ako na pwedeng pang ano diyan, pang dagdag diyan. Ano? Di ba may grab and go bag ka? Mm-hmm. Yun yung backup mo, di ba? Mm-hmm. Di ba may tinatawag na redundancy? Dapat may backup to the backup. So tingin ko lang dapat din naka-store din sa naka-scan yung mga documents tapos naka-store sa cloud. Pipicturean nila or isa-scan nila. Tapos i-save nila sa i-email nila sa sarili nila kunwari, 'di ba? Yung pinakamabilis. Or if kung medyo techy sila, meron sila mga cloud cloud storage. Yeah, meron silang cloud storage. Pwedeng
pwede nilang gamitin yon. Oh, like kasi, kung may Dropbox sila or may Google Drive sila. Oo, oh, pwede yun. Kasi kunwari, lahat ng pamilya naka-vacay. Tapos natupok ang bahay. Eh, nandun yung Grab. Ah, wala. Grab, tama, grab, tama. Diba? Alam ka naman, nagpapakasyon kayo sa bis. Tapos dalawa yung Grab and Go bag. Yes, yes. Ha. Tama. So, at least meron ka rin backup. Digital backup. And I'm sure all the financial institutions, mapapakiusapan naman yun na nasunog yung bahay namin. At least we have proof, no? We have pictures. Ano ba pipiksura nila yung sarili na hawak yung insurance policy as proof na sa kanila yon? Hindi, kasi may copy na. Yeah, okay. At least may, alam lang nila yung policy number kasi tinatanong number one yan eh. Ah, yung at least meron. Yung policy number. And ano din, sa disaster din, dapat din, nakikita ko na sa ito my research, dapat din sa property, dapat may video ka or picture ka nung loob nung bahay mo, nung anong appliance ang nandun doon, etc. Kasi pag nag-claim ka ng, kunwari, nasunog, at least alam nila yung estimable value nung nasa loob. So yun, pwede mo rin upload sa cloud. That's yun. Very good, no? So, apart from that, naisip ko rin, pwede ka rin magkaroon ng backup to the backup. Sigurista, kasi financial planning. Sigurista tayo eh. Yes, yes. Halimbawa, yung mga non-sensitive documents, like for example, yung mga birth certificate, yes, birth certificate IDs, maybe, pwede mong photocopy din, tas iwan sa isang pinagkakatiwala ang kamag-anak or so kapatid. Meron, so parang meron kang off-site. So bahay ng parents mo, pwede or bahay yun ng kapatid mo, no? Yan. So at least meron ka pa rin, yung nga, backup to the backup, lang yung, of the backup. Wag lang yung mga... Ano yung mga save, mga balanse ng passbook sa kasino? Ah, wag naman yun. Siguro, final na pwedeng ilagay doon sa grab and go bag, yung mga list of contacts. Ah, yeah. Oo. So, cellphone number or contact number ng insurance agents or kamag-anak. Mga... Kasi minsan makakalimutan mo yan eh. Diba? Yeah. Sabihin na natin na kunwari, pati yung cellphone mo, hindi mo na alam kung saan napunta. Paano mo i-retrieve yung mga... Oo nga, no? Diba? Oo, tama yun. Tama. So, that's right. Mga critical numbers siguro. Critical numbers, yes. Mga emergency numbers, yeah. That's right. Agree. Ayun. So, pag sinabing grab and go bag, anong klaseng bag yung gagamitin? Siyempre, hindi dapat yung hindi mabigat. Baka eco bag, sa eco bag lang nila nilagay yun. Okay. So, dapat yung kahit plastic lang, na madaling buhatin tapos madaling iitsa. Or madaling buhatin. Di ba pwede mga attache case para medyo matibay? Pwede rin. Tapos naka-secure. Pwede rin yun. Basta ako lang, at the end of the day, dapat madaling buhatin tapos alam mo madaling na kunin. Madaling kunin. So, which buhatin also means dapat lahat ng tao sa bahay ninyo alam kung alam yun, no? Oo, so, right. Meron lahat protocol na. Basta may emergency, kung sino yung pinakamalapit dun sa grab and go bag natin, siya na yung kukuha noon. Siguro no? Dapat may naka-assign siguro na ano no, na grab and go officer. Paano kung nasa labas siya, 'di ba? So at least lahat kayo dapat. Pwedeng may assign pero siya yung responsible in making sure na makukuha siya, not necessarily siya yung kukuha. Okay? So siya yung magre-remind no na sinong nasa kwarto. O sino yung makakaputa ng kwarto? Andi dito yun. Yeah. Tama, and tama. Siguro siya na nga rin yung responsible in updating the information that is inside the bag. That's right. That's right. Saka ano, dagdag ko lang ha, useful yung may copy ka ng credit card. Kasi kung halimbawa lang, no, hindi naman related sa disaster, pero kunwari, you're out of the country, tapos na ano ka, na napitikan ka ng wallet, ando doon lahat ang dokumento mo, credit card, yes, ATM, yes, etc., passport. If you have that soft copy, pwede kang pumunta sa, kasi nangyari yun sa brother-in-law ko eh. Mm-hmm. Ayun, punta ka ng embassy, tapos pakita mo yung soft copy ng passport. Ipapadala sa'yo yung ano, no? Oh. Yeah, that's right. Oh, yun. So, mga dagdag lang yun. Ayun. So, I guess that's it, no? Okay. So, I hope na ano, na with this few tips and advice on your grab and go bag, mas ano tayo ngayon, mas handa tayo and prepare in any disaster, physical disaster na natural disaster. At sana hindi kayo natakot. Basta handa, di ba? Sabi nga, kailangan parang, presence of mind, di ba? Ganyan. Huwag magpapanik. Laging handa. Tsaka, huwag magpapanik. Don't panic. So, again, if you're not yet subscribed, I hope you do subscribe to our YouTube channel. Yep. And see you next week. Bye-bye. Bye-bye.